Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again. Ko na po talaga. Nung bata ka, nag-attend ka sa Adventist? Opo, yun yung naalala ko. Kasi may Bible kami dito ng Adventist. Eh. Ah, so, kauna-unahang Bible ko. Ah, pero yung parents mo, Catholic sila? Opo. Ibuti naman okay sa kanila na kwan na nanggan Bible study. Okay naman po, kahit nung dati po, pina-Bible study rin po ko ng Jehovah. So, ano ka nagkaroon ng interest? Paano mo natagpuan na magpa-Bible study ka sa Adventist? You know? May na... Si Tita Carol po. si Tita Carol ay isang Adventist diyan sa Malasaki. Apo. Saan ka sa Mindanao? Sa Davao, Pastor. Ah, Davao. Davao del Sur. Davao del Sur. Oh. Layo, no? Tingnan mo, taga Davao del Sur. Kausap natin ngayon. Magandang gabi sa lahat. Ako si Joe Maganto. Ako sa Missionary Volunteer dito sa Ilocos Norte City. From Mindanao, Davao del Sur. Ako po si Arman Sabihon, dito po ako na-assign sa Ilocos Sur, ng Church Pastor. Operator pa, Pastor, ng ano, radio natin. Saan ka originally? Taga Mindanao kaya pa din, no? General Santo City po. Taga-Pangasinan. So, ang magiging lingwahe muna natin ngayon ay Tagalog talaga. Okay, bago tayo magpatuloy, hiningin natin si Pastor Arman na manalangin. Diyos naming makapangyarihan na siyang pong nagmamayari ng aming buhay sa gabing ito, kami po'y nagpapasalamat sa buhay at lakas na iyong kaloob sa bawat isa na ito po ay aming gamitin mo, Diyos, sa ikapupuri ng iyong nakilang pangalan sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa po ang banal na Espiritu po ang siya ng aming makasama magbigay karunungang makalangit upang ang aming pag-aaralan sa gabi ito ay maitanim sa aming mga puso't isipan na habang aming iniintay ang ikalawang pagpaparito ng iyong anak na si Kristo Jesus na siyang magbibigay sa amin ng tinatawag na tunay na kapahingahan ng aming mga buhay. Maraming salamat ng ilang Diyos sa pagdinig sa aming panalangin. Patawarin kami kung saan kami nagkulang at nagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pinag-aralan natin nung nakaraan ay patungkol sa pagbabalik ng hari. Ngayon naman ay binigyan natin ng isang pamagat na ang pamagat niya ay ito. Ang palatandaan sa pagbabalik ng hari. Ngayon, ang sabi ni Dick Gordon, isa siyang astronaut, if they would have given us something that in the simulator, the ground model, we would have said it was an impossible situation. There was no way you could cure a problem of this magnitude. In space, there was nothing that could be done. Nothing, the moment, at least. So, inaamin niya na sa lahat ng problema, kasi sila scientists, pinapag-aralan nila lahat-lahat na, ay wala silang makita na
magagamot sa mga sitwasyon. Ayan, pati nga ngayon eh, yung ating karanasan na pandemic ay hindi nila mahanapan ng tamang gamot. Puro na lang yung mga prevention ang sinasabi nila, di ba? Kaya minsan nagtatawanan kami sa mga ibang kasama naming mga pastor. Ang sinasabi ng DOH ay maghugas ng kamay. Kailan nila kaya sabihin na tayo'y maligo na? Yan ang aming binibiro. Now, sino kaya ang nakakalam? Ano ang mangyari sa kinabukasan? Ngayon, eh, noong araw, sa panahon ng New Testament, kasi yung mga disciples, kasi nagkukwentuhan sila na mamamaalam ang Yesus. Later on, iiwan sila. Eh sila ay nag-aalala rin. No? Nag-aalala kaya kailan ka darating? Halimbawa, ikaw ay umalis. Kaya nagbigay siya ng mga palatandaan, ang tawag yan. Kaya, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kaniya bukod ang mga lagad. Nagsisisabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan. Ayan, may mga nagtatanong sila, no? Kukuryos sila sa tinatawag na palatandaan, kaya sila ay nagtatanong. Ngayon, yung hindi nakakaalam ng palatandaan sa panahon ngayon, akala nila, ngayon may pandemic, kinabukasan Armageddon na. Ay, nakikilala niyo si Brother Leo Marcos, lagi niyang sinasabi, kayong mga mayayaman, pag dumating ang Armageddon, saan niyo dadalhin ang iyong mga kapirahan? Yan ang kanyang sinisigaw. Now, ngayon, tignan natin, pagpatuloy natin ang pag-aaral sa Biblia, ano-ano ang mga palatandaan sa iyong pagbabalik, Jesus. Ang unang palatandaan ay walang iba ay maraming mga bulaang tagapagturo. Yan ang unang palatandaan. Maraming nagsalputan. Tingnan mo ngayon, Sister Sheila, sa panahon ngayon, Brother Jumar. Ang daming mga relihiyon, ang daming mga nagsilabasang propeta, mga founder ng bawat sekta na sinasabi na dito yung katotohanan, di ba? Parang nakakalito na ang mga taong hindi na nagbabasa sa Biblia, hindi na nag-aral sa Biblia, ay sila ay litong-lito na. Hindi nila alam kung saan sila papasok. Ayan. Kaya kung hindi sila nagbabasa ng Biblia, kung saan sila pumasok, doon na lang. Ayan. Kasi nga, nangyari yan kasi nasa hula pala. Nasa hula, nadadami ang mga tagapagturo na bulaan. Ngayon, at sumagot si Jesus, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo. Naku, mag-ingat. Na huwag kayong maligaw ninuman. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, ang magsasabi, ako ang Kristo at iligaw ang marami. Kaya nga may naririnig tayo sa radyo, may naririnig tayo sa TV na, ako ang sugo ni Kristo. Ayan, again, mga ganon. But how true? How true? Yun ang tanong eh. How true? Na siya nga. Ayan. Ay, nakalagay sa hula kasi eh. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang iligaw ang marami. Marami din yung mga manggagamot na mga religious leader. Ayan. Now, kawayang mayan. Yan naman, sa buong mundo kasi, mayroon kasing mga tinatawag na world religions. Mayroon yung Buddhist, mayroon yung Hinduism, mayroon yung Judaism, mayroon yung Christianism, mayroon yung Muslim. Pero under kasi dito sa ano, sa Christianism, dyan yung mga sekta. Halimbawa yung mga nakikita mo dyan sa mga bawat bayan na pangalan. Mga sekta yan, mga bilang yan sa Christianism na niniwala kay Jesus. Itong mga iba, hindi sila na niniwala kay Jesus. Yung halimbawa, yung may naniniwala kay Buddha. Buddhism naman yon. Sa Muslim, ang tawag naman sa kanilang Diyos ay si Allah. Yan. Sa atin namang Kristiyano, ang ating Diyos ay yung nabuhay na maguli, walang iba kundi si Jesus sa ating Kristiyano. At lahat may mga Kristiyano na nagsabi na sinasabi nga nila na sila yung totoo. Ayan. At mga ibang mga religion din. Now, pangalawa, yung una kagapagturo. Pangalawa, na palatandaan sa pagbabalik ng Panginoon ay makakarinig kayo ng mga digmaan. Ayan. Mga high-tech na ang mga digmaan ngayon. Hindi tulad noon na nung unang-unang panahon, suntukan. Siguro, mga kwan, nung panahon ni Lapu-Lapu, mga kwan lang, sumpit at saka mga
Oo, oh, yun. Pero pagdating nag-high-tech ng panahon, ay nag-iba. Sabi ng Matthew 24 verse 6, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari dadapwat hindi pa ang wakas. Ibig sabihin, kung may mga digmaan tayong mga narinig mula noon at hanggang ngayon, hindi pa ito wakas. Maraming nila, baka bukas kawakasan na ng mundo. Hindi pa. Ayan. So, kapag nag-aral tayo ng Biblia, malalaman natin yan. Lucas 21 verse 26, magsisipang lupay-pay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Aha. Ng United Nations, ito. Sister Shela. Ito po, Orson Welles. So we have tried so hard but we failed so miserably. Ayun, di ba ang kanina pinag-usapan natin ang digmaan. Ngayon, ang United Nations kasi yan, may mga nakamember yan na bawat country. Ayan. Ewan ko kung membro pang ang Pilipinas dyan at ang United States. Pero maraming country dyan. Ang kanilang goal is to unite. Kaya ang title ng kanilang One United Nation. Pero sa paglipas ng panahon, inaamin ng United Nations na we have tried so hard but we failed so miserably. Hindi nila kayang i-unite ang buong mundo. Marami pa rin. Di ba? Kahit dito sa Pilipinas, kahit anong sakripisyo, pagmamahal na pinapakita ng mga namumuno, pero hindi pa rin nila mayu-unite. Di ba? Marami pa rin mga opposition. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya dito sa mundo talaga, napakahirap. Hindi mangyayari yan. Ngayon, pangatlo, na maliban doon sa mga digmaan, palatandaan, ay itong ito. Number 3, magkakagutom at lilindol, magkakasalot. Ayan, magkakagutom, lilindol at magkakasalot. Kasi titignan din natin ito. Mayroong gutom at lilindol at magkakasalot. Ngayon, ang English kasi ng pagkakasalot na yan ay yung pestilence. Ayan, pestilence. Oh. Ano kaya sa tingin natin yung nangyayari kaya ngayong sa atin ngayon sa buong mundo ay pestilence ba kaya ito? Minsan nagdududa ako eh na iyan ay pagkakasalot eh. Ang sa tingin ko ay biochemicals, part pa rin ng digmaan yan eh. Part pa rin ng digmaan. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Napapansin mo na ba, Sister Shela, na mayroong lindol doon? Sa Spain, mayroon lindol sa tidal wave. Kasi minsan yung lindol, nagkaka-tidal wave, siguro mayroon dahil sa lindol. At syempre, kung mayroong lindol, may sakuna, mayroon din tinatawag na tagutom. Ayan. Kung may digmaan, maraming magugutom, maraming magreklamo. Ayan. Ngayon nga, pandemic, maraming nagra-rally doon sa... San ba yun? May rally eh. Lagi. San ba yun, Brother Arman? Updated to. Updated. Lagi kasi sa radio. Oh, sa Manila. Sa Manila. Ayan, kaya galit na galit ang ating Pangulo. Kasi nga sa panahon ngayon, nandun pa sila nag-rally. Panahon ng krisis. Kaya dismayado ang ating Pangulo. Ngayon, kaya maraming mga nagugutom. Saan lugar ba ito? Yung maraming mga gutom. India yata ito. Ayan. Kala natin ang Pilipinas na ang pinakamahirap. Meron pang mga bansang grabe talaga ang hirap. Ito, yeah, sa India, 1.21 billion. Oh? Ganyan. Ganyan sila kahirap. Sa Africa, ganun din. Mahirap din sila doon. Napakaraming populasyon ng Africa. Okay? Kaya itong pestilence, yung sakuna, ayun, ito yung magiging dahilan na masisira pa. Magkakagutom ang tao. Magkakaroon, sabi ng Lucas 21:11, at magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako. O, alam natin yan. Ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabo at ang mga dakilang tanda mula sa
sa langit. No. Kaya pati ngayong mga, 'di ba, may mga 'yun sa mga farmers, meron sila yung ini-spray. Eh bakit may mga ini-spray na sila na anong tag doon? Insecticide ba 'yon? Mga iba't ibang mga brand pa, pero meron pa ring uod. Meron pa ring uod. Ibig sabihin nai-immune. Nai-immune na yung mga insect. Ayan. So, diyan natin makikita na ang ating kinalalagyan ay hindi safe. Ito pa, maliban doon sa mga yon ay yung mga sakit. Diba? Cancer, AIDS, afflicts millions today. Ngayon, COVID-19. 3,000 major earthquake by year. Tingnan mo. Buong mundo yan. Kina-count pala nila yan. May statistic pala. 3,000 major earthquakes by year. Eh kung tutuusin, ay maraming nabibiktima. Sa 3,000 na yan, ilang tao kaya? Ilang libong tao ang nabibiktima niyan? Minsan nga, mayroon yung natutulog ako sa isang lugar. Biglang lumindol, lang takot ko sa lumabas ako. Oh, salamat Panginoon at hindi ako isa sa mga nabiktima sa lindol. Pero napiltang ko, mayroong namatay. May mga bahay na mga nasira. No? So kaya makita natin dito sa mundo, hindi talaga safe. Pero yan ay isang sinasabi sa Biblia na palatandaan. Pang-apat na palatandaan sa pagbabalik ni Jesus, kasi lima lang ang nilista ko dito. Ito na yung second to the last. Nagsisikain at nagsisiinom at nangangasawa. Di ba? Anong ibig sabihin niyan? Kasi maraming, halimbawa dito, nag-aaral tayo ng banal ng kasulatan, maraming mga tao na wala tayong panahon dyan sa religious. Huwag muna ma tayong magsimba. Huwag muna tayong mag-aral. Dito na, mag-inuman tayo. Kaya nga may nakita ko sa YouTube na o kaya sa Facebook nung mga nakaraang mga araw na kwan na nga, enhance community quarantine. Bawal, may social distancing. Kinuli sila ng mga pulis. Bakit? Nandun pa sila, nag-iinuman. Di ba? Ganun na nga. Mas lalo kaya ang panahon ay parang sa panahon nila Noe. Alam mo yung si Noe? Si Noe ang pinaka-poor na preacher. Bakit isang pinaka-poor na preacher? Kasi within 120 years siyang nag-preach. Ang pumasok lang doon sa daong na yon na hindi nabaha o kaya hindi namatay ay yung kanyang pamilya at itong mga hayop na ito. Buti pa itong mga hayop pumasok. Eh yung mga iba nagtatawanan. Doon sila nangagkasawa. Kung ano-anong mga bisyo, nagnunugal, yun ang kanilang gawain, ayaw nilang pakinggan. Ang sabi ng Biblia, ito ang sabi ng Biblia, at kung papaano ang mga araw ni Noe, si Noe kasi yun eh, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya walang kaiba. Halimbawa, sinasabi natin darating ang Panginoon, malapit na siyang dumarating. Yung ibang tao, wala silang panahon sa spiritual. Anong ginagawa? Sige, doon lang, tagay, sikal dyan, lahat ng klaseng mga bisyo, droga dyan, walang nakikinig. Kaya parehas din sa pagdating ng Panginoon. So nasa hula yan. Kaya nangyayari. Kaya hindi tayo dapat magtaka. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangangasawa. At yung nangangasawa kasi yung ayong pangangalon niya yan, yung may asawa at may asawa, yan, mga swapping, mga palitan, yan ang nangyari. Nangasawa at pinapang-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman, yan, hanggang sa dumating ang paggunaw. At sila'y tinangay ng lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ah, ganun din, walang kaiba. Kaya hindi tayo magkataka, Pastor Arman, Brother Jumar, na marami pa rin, nandiyan si brother ko na, Brother Jameson, na maraming mga tao na ayaw pa rin makinig sa mga salita ng Diyos. Minsan kami ng mga preacher ay nanlulupay-pay din. Kasi alam nyo, kami nanlulupay-pay na walang makinig. Pero nanlulupay-pay kami na alin, na masasama sila sa mga masusunog balang araw. Yun ang masakit sa amin. Kaya dun kami nalulungkot. Ayan. Okay, kaya nga sa Bible kasi sa Genesis 6 verse 5, the wickedness of man was great in the earth. Pasama kasi ng pasama. In that every intent of the thoughts of his heart
was only evil continually. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Alam ng Panginoon. Kaya kailangan dumating ang Panginoon, kukunin niya yung kanyang mga anak. Kasi ganyan ang mangyayari mula nung pumasok ang kasalanan dito sa mundo. Kaya dito sa lupa, kaya marami pa rin mga anak ng Diyos na biktima, na mamatay, nasasaktan, umiiyak, sa mga dahil sa sakuna, dahil sa kamatayan, dahil sa sakit. Bakit? Hindi pa kasi tapos ang labanan ni Satanas at saka si Jesus. The great controversy between good and evil. Laging tandaan, Sister Sheila, bawat may digmaan, mayroon pa rin tinatawag na biktima. May biktima yan. Basta may digmaan, may mamamatay. Biktima yan. Katulad din sa digmaan ng dalawang malakas na puwersa na ito, ini-expect natin na pati yung mga anak ng Diyos ay madadamay. Ang atin lang pag-asa, kahit na yung anak ng Diyos ay may hindi madadamay at mayroon ding madadamay, yung mga madadamay ay may pag-asa na alin? Na sasalubong sa kanya sa pangalawa. Yung mga hindi naman nadadamay, may pag-asa pa rin kasi mamamatay din yung hindi nadadamay. Nasasalubong pa rin sa Diyos sa pangalawa. Kaya minsan mayroon nagsasabi, Panginoon, pinaglingkuran kita ng maraming panahon. Bakit? Bakit yung aking anak? Bakit yung aking asawa? Bakit yung aking pamilya ay pinabayaan mo? Kasi biktima yan ng labanan ng dalawang malalakas na puwersa. Ang hope lang yan ay kapag nakahanda ang isang tao, ay mayroon siyang kaligtasan. Ayan. Ito ang last. Last na. Heavenly signs. Ang isang panglimang sign bago dumating ang Panginoon, magdidilim ang araw at buwan at mga lalaglag ang mga bituin. Nangyari na ba yan? Nangyari yan. Magdidilim ang araw, ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. Nangyari na yan. Nangyari yan. Noong November 13, nasa encyclopedia yan, kahit tignan natin sa Google, nandiyan yan. The stars fell from heaven. November 13, 1833. Pati yung buwan, yung araw, sabi ko sana, the sun was darkened on May 19, 1718. Nangyari yan. Nasa history yan, nasa kasaysayan. Tignan natin, makikita natin yan sa Webster Dictionary, 1869. Baka nasa Google din yan. On May 19, 1780, the sun rose as usual, but the mid-morning it began to get dark. The cattle came home and the chicken went to roost. Yan, yung sa isa din, farmers returned from their fields and the lamb had to be lighted. If this is the end, let God find me at my duty. I move the candles, continue. That night, that moon appeared as red as blood. Yan. Yung night na yan. Yun din buwan. Hindi lang yung sun ang nag-dark. Pati buwan, naging red na ganyan. So, nasa hula yan. Yan. Nasa hula yan. Nangyari na yan. So, ibig sabihin, malapit na talaga darating ang Panginoong Jesus. So, now, datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito ay magsitingin kayo sa itaas at itaas ninyo ang inyong mga ulo. Ayan. Sapagkat malapit na ang pagtubos ninyo. Malapit na. Still, kaya kailangan tayong maghanda. Now, ito na, isa-summarize na natin. Malapit na tayo magtatapos. May limang palatandaan sa pagbabalik ni Jesus. Una, pakibasa. Maraming bula ang tagapagturo. Yan. Pangalawa, makakarinig kayo ng mga digmaan. Pangatlo, hindi po lilindol at magsakasalo. Ayun. Pangapat, magkain at nagsisiinom at yan. Yung nangangasawa dyan, yung pangangalun niya, yung ibig sabihin yan. Number 5, magdidilim ang araw at buwan at malalaglag ang mga bituin. Iyan, malalaglag ang mga bituin. Ayan, so kaya nagbigay din siya ng palatandaan. Yung kasing palatandaan na ibinigay, hindi para i-compute mo kung kailan darating. May palatandaan na ganito, may palatandaan na ganito. Ang Panginoon ay siguro darating sa 2030, darating sa 2025. Mayroon yung mga nagkukompute. Nung 2013 yata yun, sa Isabela ko, mayroong isang preacher, sabi niya, darating ang Panginoon. Pero hindi naman
hindi naman siya dumating. Ayan. Ang mga palatandaan, tingnan mo si Sir Hiala, ang mga palatandaan ay binigay para hindi natin i-compute, ha? Kundi para tayo ihanda ng Panginoon na malapit na siyang pagdarating. Pag alam natin ang mga ito, siyempre, ito ay warning, paalala, na tayo ay maghanda at malapit na. Na siya ay, pangalawa, kung bakit niya binigay ang palatandaan, katibayan na siya ay talagang darating. Kasi kung yung palatandaan ay nangyari, yun pa kayang sinabi niya na babalik ako. Ayan. Kung yung ulitin natin, kung yung palatandaan ay nangyayari at nakikita natin, eh siya rin nagsabi nito, yung pakayang sinabi niya na siya ay babalik at kukunin tayo. Ayon, kaya ito ay isang patunay ang palatandaan na siya ay tunay na babalik. Nakita na natin yung mga ibang mga palatandaan sa lima ay nangyari na. Siguro may konti na lang ay malapit na darating ng Panginoon. Kaya Sister Sheila, anuman sa angkaman ngayon, nasa pangkasinan ka man ngayon, ang banal na espiritu ay tinatawag ang kanya. Dapat ikaw ay maghanda. Kaya may tanong dito na, nakahanda ka ba? Tulad ng tanong ng nakaraan, nakahanda ka ba sa pagbabalik ni Jesus? Sana tayong lahat ay nakahanda para sa pagbabalik ni Jesus, ay siguradong lahat tayo, pati ang ating pamilya, ay matitikman natin ang buhay na walang hanggan. May tanong ba, Sister Sheila? Nandiyan si Pastor Arman na sasagot sa iyong katanungan. Sir Arman. Yes. Baka may tanong si Sir Sheila bago tayo magtapos at manalangin. Wala naman na po. Ay, wala na. Okay. Sige. Okay. Ang maganda kasi na kapag nakakapasok ka dito, may conversation. Kapag basa ka, yun yung blessings, nababasa mo. And then, nakapagtanong ka, na isasabi mo yung gusto mong sabihin at yung ding gusto mo na namang ipanalangin kung meron na namang isang bagay na gusto mong panalangin. Meron kaming prayer request. Okay. Ganun pa rin po. Paligtasan ng lahat. Okay. Now, ibabalik ko sa ating yeah. Okay. Tayo ay manalangin. Ayan na. Panginoong Diyos na nasa langit, itong gabing ito, salamat po at ipinakita niyo sa amin. Sa amin nila Pastor Arman, si Brother Jameson at saka si Brother Jumar, ipinaalala tong palatandaan. At saka kay Sister Sheila, ang mga palatandaan ito, nakikita na niya Panginoon. Pero sa ngayon, kanyang nabasa sa banal na kasulatan na talagang mangyayari pala ito. Nakasulat pala, nasa hula pala. Dahil kanyang napag-alaman sa ngayon, Panginoon, ay tulungan kaming lahat na maghanda para sa pangalawang pagdating. Kasi alam namin na dito sa lupa ay hindi talaga long term ang safety namin dito. Barang araw, mamamatay din kami. Dito may kalungkutan, hindi lang saya. Nais namin yung sayang magpakalanman. Nais namin yung buhay na walang hanggan. Panginoon, isasama mo kami. Kasama Sister Sheila at iba pang mga kasamahan. Sana Panginoon ay huwag niyo kaming pabayaan at ang pamilya ni Sister Sheila ng kapayapaan at paglago sa espiritual ang aming mararanasan. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much sa lahat. Magbabay na kayo mga kan. Babay sa inyo. Ayan. Thank you so much. Okay. Salamat. Ayan. Bukas ulit. Ayan. Coming again.